Magandang araw mga boss. Sa episode na ito ay mayroon na naman tayong panibagong Dhamma Puzzle na pag-aaralan. Ito yung Dhamma Puzzle number 14. Ito yung sagot sa nakaraang video natin mga boss na nagbigay tayo ng Dhamma Puzzle. Okay? Pero bago ang lahat ay shout out muna tayo. Shout out sa palaging nagko-comment gaya ni na Roy Esperanza Quirante ng Israel, Dama Class G, Ruben Gaom na taga-Tagum City, Julius Lasia ng Tagbilaran City, Dennis Meruntos ng Poblasyon Trinidad Bohol, Gilbert Enoch, Ede Mesa, FJR Deven Abrigana, Arvin Pamalaran as Pinoy Dama TV, Obligado Dos, Roger Bulawan as Damazone TV, Harry Cabalda as Dhamma Joker TV, Oscar Amakin ng Tawala Panglao Bohol, Car Turaino, Romel Peros Gunato ng Triskina TV, Artemio Vinjola, Bing Pakit, Jason Kabigin, Melvin Tatoy, Michael Apuot as Matrix .01, subscribe nyo rin siya, Jason Hamuay, Marvin Cadilinya, Brian Bagaypo, Basilio Marga, Jezreel Salarda, Ronald Fernandez, Jovel Igalinos, Dennis Macarayo, Zito Raligado, Dendril Bahala, Albert Garcia, Alan Lungay, Aldrin Anuta, Kim Sarabia, Christopher Taas, Ramil Kanda, Jerry Dayaganon, Cesario Mikulog, Banning Dumangkas, Oka Kanyete, Jesse Buhol, Higher Lights, Judel Basbasio, Carlo J. Abalye, Teddy Merher, Gary Magadya, CJ Magadan, Marlon Ope, Priscus Salahid, Pearly Kahukum, Earth Vlog TV, Mario Gamboa, Kirby Ulasiman, Kuya Marvin TV, Nars Dhamma TV, Dhamma Idol TV, Yolim Vibes TV, Kadamista TV, Dhamma King TV, Checkers TV, Samalnon TV, Yapox TV, Dhamma Asyong TV, Dhamma Science TV, Dhammador 1000 ni Sir Joseph Bunor, MP Sports Channel, Dhamma Permada, Dhamma Maestro, Batang Kulon, Eliasar Karen, Roomforce Vlog, Pinoy Dhamma Channel, Jimmy Opsimar Vlog, Triple Dhamma TV, Dhamma Iliganon, Corelux Entertainment, Philippine Dhamma Tutorial, at sa Batang Damista ng Jensan na si BJ Paglangan. Mabuhay kayo mga boss. At sa ating Dhamma Channel, Larry Dhamma PG, subscribe na rin mga boss at pindutin na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa susunod nating mga uploads kasi marami pa tayong ipapakitang mga laro at mga Dhamma Puzzles. Okay, simulan na natin mga boss. Tulong sa dilaw, bibigyan ng Entra Dhamma yung pula. Okay, ang best move ng dilaw ay 15-1. Siyempre, walang ibang move yung pula kundi mag 11-7. 1-6. Kapag tumira ng 7-3, dito ka lang dadama sa may 11. Kung mag 3-13 man siya or mag 3-14, talo na agad dito sa may 11-1. Kasi hindi na ito makakadaan. Hanggang dito lang yan. Diba? So, talo na. 15-1. 11-7. 1-6. 9-5 na lang siya. So, sa pagtira ng 9-5 mga boss, dito ka dadama sa may 6-10. Sa pagtira ng 6-10, meron siyang dalawang move, kundi mag 5-4 at saka 5-1. Kung titira siya ng 5-4 tapos 4-6-10, same as lang yan dito mga boss. 5-1 tsaka 1-6-10. Diba? Same as lang. Unahin muna natin dito. 5-4. Sa pagtira ng 5-4 mga boss, dito ka lang. 10-14 lang mga boss. Kaya wala siya ibang move kundi mag 4-6-10 na lang. Sa pagtira ng 4-6-10 mga boss, atras ka lang ng 1 step. Dito sa may 14-16. Hindi siya pwede dito kasi sayang. Tapos pag iwas,
sayang ulit, talo. Halimbawa, dito naman siya, papasok siya. Pagpupasok siya dito mga boss, dito ka lang sa may 16-6. Hindi siya pwede dito kasi sasayangin mo. Tapos pag nag 3-7 siya, yung dama yung ipangkakain mo. Okay? Kapag nag 16-13, dito lang mga boss. 16-6. Kaya wala siyang ibang move kundi mag 7-3 na lang. Sa pagtira ng 7-3, balik ka mga boss, 6-6-16. Hindi pa rin siya pwedeng mag 13-3 kasi may sayang. Talo ka agad. Kaya wala siyang ibang move. Kung magpakain naman siya dito mga boss, dito kakain sa may 6. Kasi pag 13-3 niya, sayang lang. Tapos pag 3-7, dama yung pangkakain mo. So hindi po pwede. Kaya dito na lang siya. Kaya sasayangin na lang siya. Sasayangin na lang niya dito sa may 3-13. Dito na lang mga boss. 16-11. Pag pinakain niya dito, tapos move siya dyan, talo na agad. Ba? Halimbawa, dito naman. Dito naman pakain niya. Tapos, dito siya. Dito na lang. Sayangin mo ulit. So, talo na. Balik natin mga boss ha. 10-1, 11-7, 1-6, 9-5, 6-10, 5-4, 10-14, 4-16. So, sa pagtira ng 4-16, atras ka lang mga boss, 14-16. Kanina, natalo siya dito. Paano naman kung mag 7-3 siya muna mga boss? Ang sikreto niyan mga boss, sayangin mo lang. Siyempre, mapilitan siyang mag 16-13. Pag tira niyang 16-13, balik ka dito sa may 16. Kung ipakain man niya di sa may 3-14, dito ka kakain sa may 6. Kung sasayangin man niya mga boss, dito ka lang. So, trap yung dalawang piyesa niya. Okay, talo siya doon sa may 5-4. 15-1, 11-7, 1-6, 9-5, 6-10. Dito siya kanina mga boss ha. Halimbawa naman dito mga boss. Pag 5-1 niya mga boss, ganun pa rin. Kapag pumunta siya dito mga boss, same as na yun kanina. Atras ka lang ng 1 step. Talo na siya dito, kasi dito, 16-6. Kapag dito naman, ito, sayangin. 16-6 pa rin. Kapag dito naman mga boss, sayangin pa rin, 16-6. So, pinakita na natin kanina yung solusyon. Paano naman kapag mag 1-15? Pag nag 1-15 mga boss, ang timing mo dito sa may 14-2 para makontrol mo yung galaw niya. Mapilitan na lang siyang mag 7-2. Sa pagtira ng 7-2 mga boss, ito yung best move ng dilaw. 2-4. So, dalawa yung option niya. Pwede siyang mag 15-15 tsaka 2-14. Halimbawa, mag 2-14 siya mga boss. Pag 2-14, sayangin mo lang. Kung hinayaan niya man dito, ito lang kakain mga boss. Tapos pag ganyan, ganyan. Talo. Tapos kapag binigay naman niya dyan, 16-14-16, kain ka lang mga boss. Tapos kung dito man siya, dito ka lang mga boss. Dahil kung kapag dito, ganon, 16-11. Tapos pag dito, ganon pa rin mga boss. Paano naman kung iiwas siya? Pag iiwas siya mga boss, dito lang. 10-5. Wala siya ibang move kundi dito. Mag 15-14. Dito lang kakain mga boss. 5-1. Alin man sa dalawa yung itulak niya mga boss, ito lang ang sagot. So, talo na yung pula at intradama pa. Okay. Paano naman kung ito yung ititira. Dama-dama pala ito mga boss. Paano naman kung mag 15-15? Pag nag 15-15 mga boss, ganun pa rin. Sayang pa rin dito. Hindi siya pwede dito kasi madadalawahan. Lalong-lalo na dito. Kung ibibigay man niya, ganyan lang.
Boss 15 to. Ganun pa rin mga boss. Talo. Halimbawa, nag 15-15 ha. Pag nag 15-15, sayangin. Tapos, no choice na yung mga boss. Iiwas na lang siya. Pag iwas niya, 10-5 lang mga boss. Tapos, 15-14 siya. Dito yung kain mga boss. 5-1. Kung dito, sa may 14-3, dito lang. Sayang, talo. Tapos, kapag dito naman mga boss, talo. Kung ipapakain mo niya, itong ikain mo mga boss. Tapos, pagkain niya, okay, 1 versus 1, talo yung pula. So, nakita natin mga boss na kahit sa ang variation, talo talaga yung pula at hindi magkakadama. Dito po nagtatapos ang ating dama puzzle. Sana po ay meron kayong napulot na aral sa ating dama puzzle. Tricks. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you to our next dama puzzle. God bless.